Mobile Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating weather update para po dito sa ating weather system na minomonitor ngayon dito sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga po, no, umiiral nga po at lumakas ang pagbugso nitong amihan o yung ating northeast monsoon. Ito nga po ay umaabot na hanggang dito po sa may parte ng Visayas. At may mga posibilidad po, no, ng mga isolated rain shower or yung mga localized thunderstorm. At makakaranas po, no, ng katamtaman at malamig na panahon ang malaking bahagi po ng extreme northern Luzon at ng Luzon at maging hanggang dito po yan sa may Metro Manila at Bicol Region. At meron naman tayong shear line o yung ating tail end of frontal system na nakaka-apekto nga po yan dito po sa may bahagi ng Visayas at ng Mindanao hanggang dito po yan sa may Palawan. Kung makikita nga po natin, ano, yung makakapal na kaulapan na yan ay bunsod nga po yan ng ating shear line. Check natin, ano, yung ating satellite image kung saan nga itong mga posibleng makaranas ng pag-ulan. So makikita natin, ano, yung ating amihan ay nakaka-apekto po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Meron po tayong maninipis na kaulapan ay yan po ay may posibilidad na makaranas tayo ng mga isolated rain shower. Dito po yan sa malaking bahagi ng Luzon, maging sa may Metro Manila, at hanggang dito po sa may Bicol Region ay makakaranas tayo ng malamig na panahon at mga isolated rain shower. At pagdating naman po dito sa may Visayas, may posibilidad po tayong makaranas ng mga pulupulong pag-ulan. Dahil po yan sa ating tail end of frontal system. Maging dito nga po sa may Mindanao, mapapansin natin, ano, makakaranas po tayo dyan ng mga pagbugso, ng mga pag-ulan, dahil pa rin po yan sa ating tail end of frontal system. Ang mga posibilidad po na lugar na pwedeng makaranas ng mga pag-ulan ay lalong-lalo po dito sa may Zamboanga, sa Cagayan de Oro, at maging sa may Davao, at sa Sarangani, at sa may Jansan. Sa may Puerto Princesa, Palawan naman, kung makikita nyo nga po, no, yung makapal na kaulapan na may posibilidad na magdulot ng pagbaha o pag-uo ng lupa, dito po yan sa malaking bahagi ng Puerto Princesa, Palawan. At iba yung pag-iingat na po sa ating mga kababayan dito sa Palawan dahil nga po ay may posibilidad yung malakas na pag-ulan. Check naman natin yung ating minomonitor na sama ng panahon sa ating advanced weather forecast o yung posibleng tropical depression. Ayon nga po, no, sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga natin, ano, yung malakas na pagbugso ng ating amihan na nakaka-apekto po sa malaking bahagi ng bansa. At pagsapit naman po ng November 11, dire-diretso po rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan at lalo po itong parte ng Palawan. At pagdating naman po ng Friday by November 12, ito nga po ay tuloy-tuloy po tayong makakaranas ng pag-ulan at bahagya pong hihina yung ating amihan at lalakas ng bahagya ang ating easterlies. At tuloy-tuloy pong makakaranas ng pag-ulan ang Bicol Region, Visayas at Mindanao maging dito po sa may Palawan. At makakaranas tayo ng malinsangan ng panahon na po yan dahil nga po mainit na hangin ang makakaapekto sa atin galing po yan sa Dagat Pasipiko. By November 13, mapapansin nga natin na tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan dahil dalawang system pa rin po ang ating umiiral. Ito nga po yung ating amihan at ang easterlies at syempre yung ating tail end of frontal system. By November 14, makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Mapapansin po natin yan at yung bagyang paghina ng amihan at bagyang paglakas nitong easterlies. By November 15, mapapansin naman natin, ano, na dire-diretso rin po makakaranas tayo ng pag-ulan at meron na nga tayong nakikitang yung pressure sa labas ng ating bansa. At by November 16, ganoon pa rin po, ano, mapapansin natin na dire-diretso makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Dahil po yan sa ating easterlies
At makikita nga po natin ano, dahil bagya na nga pong humina itong ating amihan at yung ating Sterlis ay makakaabot na po yan hanggang dito po sa may Metro Manila at dito sa Northern Luzon. By November 17, mapapansin natin ano, na dire-diretso nga po makakaranas tayo ng mga pag-ulan at ito na nga po yung isang posibilidad na low pressure area or yung sama ng panahon na papasok sa loob ng ating bansa. By by November 18, makikita nga po natin. Ito nga po ay may posibilidad na bago po pumasok ng ating bansa, ay posible na nga po maging isang ganap na bagyo o isang mahinang bagyo na tropical depression. At pagdating naman po ng alas 7 ng gabi ng November 18, ito nga po ay nandito nga po sa may eastern section ng Visayas at may posibilidad na nga nakakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa ngayon po, ito pa lang po ang ating available data dito sa ating minumonitor na sama ng panahon. At kung mapapansin nga po natin ano, na ito po ay may posibilidad na dito po ulit dataan yan sa may area ng Visayas. Manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast ano, para nga po dito sa ating minumonitor na sama ng panahon kung anong pa nga po yung kanyang posibilidad na mangyayari dahil kung nakikita nga natin na pagpasok po niya, bago po siya pumasok ng Paras Tropical Depression at may posibilidad naman po siya maging low pressure area ulit bago po lumapit sa ating bansa. Sa ngayon po, inuulit ko, dahil nga po malayo po ang ating advanced weather forecast, malaki pa po ang chance na magbago lahat yung nakikita natin sa ating weather system kaya manatili tayo nakatutok dito sa ating advanced weather forecast. Maraming salamat po, mag-iingat tayo palagi. God bless po.